Kumasa ang mahigit 60 colonel hanggang general ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa apela ni Interior Secretary Benhur Avalos na kusang mag-resign. Para yan sa itinutulak na internal cleansing sa hanay ng PNP. Duda naman sa hiling na yan si Senator Coco Pimentel. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa lahat ng mga colonel ng NCRPO at mga general, kayo ba'y sumusuporta sa mga klamor ng ating SILG at ating GPNP? Yes, sir! Nag-thumbs up ang mga police colonel hanggang general ng National Capital Region Police Office sa pangunguna ng kanilang hepeng si Major General Jonel Estomo. Sasali raw sila sa courtesy resignation. I will sign a courtesy resignation. Inaantay ko lang yung papel para pipirmahan ko yan for the approval, of course, of our President. Sagot yan ng NCRPO sa apela ni Interior Secretary Benhur Avalos na magpasa ng courtesy resignation ang lahat ng colonel hanggang general ng Philippine National Police. Bahagi raw yan ng internal cleansing o paglilinis sa hanay ng PNP dahil napag-alamang may mga matataas na opisyal na sangkot umano sa kalakaran ng illegal na droga sa bansa. Lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. Mahirap lumaban sa gera na ultimo ang kakampi mo ang babarel sa likod mo. Kinakailangan linisin natin ang hanay natin. Inihalimbawa ng kalihim ang nangyaring bypass operation sa Maynila noong October 2022 kung saan inaresto si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. 6.7 billion pesos ang halaga ng syabong nasa bat noon. Yung kay Mayo, hindi lamang si Mayo kung hindi marami pang pulis ang kasangkot dito. Sa PDEA ay ganun rin. May listahan na raw na hawak si Avalos ng mga pulis na idinawit sa illegal na droga. Pero hindi na muna niya ito pinangalanan. Hindi ganong kadami ito. Iilan lang ito, but importante critical positions ang hinahawakan. Ang mga magbibitiw sa pwesto sasalain ng bubuing 5-man committee na magdedesisyon kung tatanggapin ba o hindi ang resignation bago ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon, wala pang napipiling miyembro ng nasabing komite. Kakasuhan din ng mga pulis na makikitaan ng ebidensyang sangkot nga sila sa illegal na droga. Nakahanda namang sumunod dyan maging si Police Colonel Rodrigo Maranan na PNP Acting Chief ng Public Information Office at ang mismong PNP Chief na si Police General Rodolfo Asurin Jr. Kami po sa Pambansang Pulisya ay susunod at tatalima po kung ano man po ang desisyon ng ating mga political leaders. Sapagkat alam po namin na lahat ng mga desisyon na ito ay para sa ikabubuti ng aming organisasyon at ikabubuti po ng ating bansa. Paniwala ni dating PNP Chief Panfilo Lacson, tama ang aniyay rekomendasyon ni Avalos para makapagsimulang muli ang pamunuan ng PNP. Voluntary naman daw kasi ito at hindi sapilitan ang paghahain ng courtesy resignation kaya maituturing itong legal. Makakatulong daw ito sa paglilinis ng hanay ng PNP. Lalo't malawakan na raw ang kinalaman ng ilang matataas na opisyal ng PNP sa kalakaran ng droga. Iba naman ang tingin dito ni Senator Coco Pimentel. Para sa kanya, kakatuwa at masyadong malawak ang hiling na ito ni Avalos. Bagay na makakaapekto sa mga talagang inosente at yung mga ginagawa naman ng mabuti ang kanilang trabaho. Aniya, bakit hindi na lang gawing case-to-case basis ang paglilinis sa hanay ng kapulisan? Hanapin at kilalanin ang mga gumagawa ng mali at supilin ang mga ito. Paglilinaw ni Secretary Avalos, apela lamang niya ito at hindi isang direktibang kailangang sundin ng mga opisyal ng PNP. Pero aniya, may papakita agad nito na seryoso at tapat sa tungkulin ang mga makikiisang pulis. We are appealing. The word is appeal. I am appealing for them to submit a courtesy resignation. Kung wala ka namang ginagawang masama, alam mo. Kung alam mo namang hindi ka involved, there's nothing to worry about. At kung hindi ka magpa-file, medyo questionable. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5.